ilagay na sa military takeover. Sa ano lang. Po yan. Sa inyo pong opinion bilang sa COMELEC. Maraming salamat po, Your Honors, Mr. Chair. Ang una po, may kapangyarihan din ng COMELEC, Your Honors, Mr. Chair, na maglagay ang isang lugar under COMELEC control. Pero nga, pwede nga po namin ilagay din under serious concern yung isang lugar. Yan po, Your Honors, ay papasok lang pagdating po at pag nagsimula na yung election period mula po sa August 28. At huwag pong mag-alala ang inyong kagalang-galang na komite dahil gagawin po ng komisyon once na nagsimula po election period, kasi po magkakaroon kami, Your Honors, at alam po ito ng ating kagalang-galang na chairperson, na magkakaroon po kami ng command conference with the AFP and the PNP, and we will definitely insist that as far as the issue of Negros is concerned, baka pwedeng ma-prioritize, mabigyan kaagad ng tamang gabay ang komisyon. Halimbawa po, kung marirecommend sa atin ang security forces po natin, ang AFP at PNP na ilagay under COMELEC control ng isang area, the COMELEC will definitely abide by the recommendation of our security force. Sila po kasi ang tao natin sa ground. And therefore, mas nauunawaan nila yung mga pangangailangan. Yung po ay isang kapangyarihan ng COMELEC na itatagong kapangyarihan na pwede namin gamitin anytime. At this point po, Your Honors, wala pa po kaming power na ganon to place any part of the country under COMELEC control. Basta po nag-file ng candidacy mula August 28, yan po, may kapangyarihan ng COMELEC na maglagay under COMELEC control ay any other na pamamaraan pa para lang masigurado na maayos, malinis at tahimik ang eleksyon na gagawin at walang takot sa ating mga kababayang botante. Opo, yun po ang punto ko, Chairman, kasi mula po nung isinagawa namin ang hearing na ito, wala na po akong narinig kundi ang pagkatakot ng mga tao sa Negros. At kanina po, sabi po ninyo, magsasagawa po kayo ng hearing. Parang ang mga tao na walang karumal-dumal na krimen na itong nangyari na ito na wag na pong maulit. Sana po mapagbigyan nyo kami ni Senator Francis Tolentino na itong magaganap na barangay election, wala namang mapahamak pa. Kasi sigurado po itong nangyaring ito, may sanga pa to eh. Hindi pa po tapos ito. Bilang ako po ay, ang tatay ko po ay, alam naman po ninyo, ang istorya namin sa Bicol, ang tatay ko po ay pinatay dyan. Dalawang kapatid ko po yung misteryosong pinatay din dyan. Alam na po natin ang pupuntahan nito. Chairman, opo, kasi sinabi na po ng ating regional director ba? Regional director po. Opo, sang-ayon po sila. At ako naman po'y naniniwala din sa military na kapag inutos din niyo po sa kanila, gagawin po nila yung trabaho nila. Kaya Chairman, kaibigan, nasa iyong mga kamay. Opo. Salamat po, Chairman. Mr. Chair, Your Thank Honor. You, please. Thank you very much, Your Honor, Mr. Chair. I have full trust and confidence sa AFP natin and PNP po. In fact, during the conduct of this public hearings that we are going to do as far as the COMELEC is concerned, I can commit that the chairman of the COMELEC will be present there because of my trust and confidence in the PNP and AFP to prove to our people that they should not be afraid, especially in the conduct of the election by October 30. So dahil po sa naniniwala naman ako na kaya ng ating mga kapulisan at ng AFP na protektahan. Kung may mangyayari sa chairman ng COMELEC, sino pa po magtatiwala sa buong AFP at PNP kung sakasakali? So just to prove to everyone that we are not afraid and therefore we will do the right thing when the proper time comes. Thank you, Mr. Chairman. And alam naman natin yan, effective October 8, all resources of government, all government agencies are at your disposal during election period. So, pag nasa disposal mo na yon, tapos may mamatay pa rin doon, mahirap na, di ba? Dapat you do everything you can do to ensure the safety of all the people of Negros Oriental. Sigurado, suporta naman talaga itong ating mga security forces doon sa inyo. So,
I myself, being the chairman of this committee, hearing all the testimonies of our resource persons, I am inclined to recommend to the COMELEC for placing Negros Oriental under COMELEC control. For me, that's for it. But it's for you to decide. I am just recommending to you to please put Negros Oriental under COMELEC control to situate na walang mamamatay. Dahil ang dami ko na narinig na patayan since 2011 pa yung patayan dyan hanggang ngayon na mayroong namamatay. So, mahinto na yan. Kasi sabi nga nila, kahit na nasimula nang naisiwalat itong mga ginagawang violence ay still capable pa rin gumawa kapag kinakailangan. So, alam mo na, kailangan ma-prevent natin yan. So, yun lang, Mr. Chairman. Thank you for your assurance. Please take note of my recommendation. Please COMELEC Negros Oriental under COMELEC control. Thank you. Yes, go ahead, Mayor Janice Digamo. Mr. Chair, to further strengthen the resolve of Senator Tolentino and this august body for the election changes of, as to the date of the election in Negros Oriental, I think it would also be good, Mr. Chair, if we could request our former commander of the 302nd Brigade to give all of us an idea of how we are in Negros Oriental. I would like to submit to the final decision of COMELEC in as far as the conduct of barangay election in Negros Oriental is concerned. But however, as the former brigade commander of 302nd Brigade, I just like to apprise this body, sir, that the current setup of our security forces, particularly the task being performed by 302nd Brigade in the province, we already have augmentation forces coming from other areas of our units in the army. Na-augment po sa amin to conduct checkpoint operations, particularly in the 2nd and 3rd districts of Negros Oriental. And this is already a big number of military forces right now for a brigade to handle the security situation. But with the 557 barangays of Negros Oriental, I think more troops will be needed to really secure these barangays. So if my unsolicited advice will be considered, mas maganda po sana, sir, yung may postponement so that we can also request for additional forces coming from the other areas para po mabantayan talaga natin itong 557 barangays na maging peaceful po yung pagkandak ng barangay election. Yes, precisely. That is the point of Senator Tolentino, para ma-focus talaga ang security forces doon. Kasi sa October, kalat yan. Kaya buong Pilipinas yan, di ba? Pag i-delegate ng 1 month, matutukan doon. So, we hope na mangyari yon. So, alam mo, yung situation on the ground, you are now Assistant Division Commander, right? Yes, Your so, Honor. Area jurisdiction pa rin mo pa rin yung Negros Oriental? Opo, sir. Okay. Thank you. Wala pong namamatay sa election day sa amin, sir. Ang mamatay, sir, before election and after election. Before election, they install fear. So, dapat dito kayo. So, after election, before yan mag-vote, pupunta sa bahay. May attendance na yan. Kung sinong wala doon. Kasi parang bahay, diretso sa presinto. Sinong wala doon, sila yung mamamatay, sir. At